Hello guys, good morning. Now gagawa tayo ng siupaw ng Chinese style. So ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng siupaw. So bago ang lahat, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito at binigyan mo naman po kami ng another day. Bless all Filipino at not only the Filipino, Lord, lahat ng buong mundo. Amen. Okay guys, start na tayo at introduce ko sa inyo kung ano ang ating kailangan. Okay? So ang kailangan natin sa ating dough, 3 cups na all-purpose flour and 1 pack na active yeast. This is equivalent to 2 tablespoons. And then, kailangan natin ng sugar, 1/2 tablespoon. And kailangan natin seasoning. Is optional. Optional, guy. At kailangan natin ng salt, 1/2 teaspoon. And tartar, 1/2 teaspoon. Okay? So, ang una natin gagawin. Ay, i-activate natin yung yeast natin sa Ngayon dito. Lagay natin dyan. Tubig, kunti. Tapos, lagay natin yung sugar. Tapos, itong hindi ko kasi pinagsiseparate. Asin. Dito. Tartar. Dito. Tapos, yung seasoning. Dito, optional lang to, ha. Tapos, haluin natin dito muna. Yung mga ingredients. Tapos, hintayin natin mag-activate yung ating yeast. Kung kwa na siya, nag-grow up na siya, bumubula to siya, guys. Kaya, hintayin natin siyang mag-bubbles. Okay, hintayin natin siya mag-bubbles. At ilagay natin dito sa ating yeast. Ating flour. Ang ating yeast, okay? And the meantime, now activate na ating yeast. Diba? Activate natin yeast. So, ibuhos natin dito. Saka natin dahan-dahanin ng lagyan ng tubig. Yan. Okay. Tapos, need ng 1 1/2 water. 1 1/2 na cup na water. Yes. 1 cup. Lagay natin dito. Kasi, para magiging okay yung dough natin. Natin ang dough. Dagdagan na lang natin ng konting tubig dahan-dahan para magiging okay yung dough natin. Okay. Dandahan natin paghalo ating dough. Dagdagan na lang ng tubig. Okay. Tapos, isang cup na yon, dagdagan natin ng another ulit para makompleto ng 1 cup and 1/2. Okay. Kasi yung yeast ko, meron na yung tubig. So, gagawin na lang natin na yan. Dandahan na lang na natin ang paglagay para sigurado tayong maganda ang ating dough. Ito lang, gum.
ganyan dyan. Dandahanin natin, isang kutsara, dalawang kutsara, apat na kutsara. Para maganda yung dough natin pagkagawa. Basta 1 1/2 na tubig ang ating dough. Okay? Hanggang ma-achieve natin yung dough natin na nice dough. Okay? Ano nyo lang hanggang ma-achieve yung nice na dough. So, itabi natin siya. Ganun siya. Itabi natin siya. Pag masubrahan nyo ng tubig, sabi ko sa inyo kung yung nanonood kayo sa video ko, masubrahan nyo ng tubig, basta ganun siya. Dagdagan nyo ng flour. Kung kulang sa tubig, dagdagan nyo ng, at pag nasubrahan kayo sa tubig, dagdagan nyo ng flour. Pag kulang naman sa tubig, dagdagan nyo ng tubig. Siyempre. Ayan. Okay? Ayan. Ating dough ng siupaw. Chinese style siupaw to guys. Chinese style. So, itabi natin yan at gagawin natin ang ating peeling. Sa ating peeling, ang kailangan natin ay grind pork. Grind pork siya is equivalent ng 250 grams to. O ilagay nyo na lang ng 2 cups kung wala kayong mga grams-grams, 2 cup na o 2 1/2, depende. Kung may sobra, hindi naman siguro mawala, depende sa inyo. Grind pork, tapos spoon onion, kailangan natin ng seasoning, kailangan natin ng soy sauce, kailangan natin ng soy sauce na mushroom, o depende sa inyo, kailangan natin din ng dark soy sauce at oyster sauce pala, sorry, oyster sauce, soy sauce, oyster sauce, sesame oil, spring onion, salt, seasoning, minced garlic, ginger, 1 teaspoon to, at ginger powder, and tartar, kailangan natin tartar, pang palambot to ng pork, any kwan pang palambot, and sugar, and salt, and nor cube, pang palasa, itong seasoning pang palasa, but nilalagyan ko rin ng nor cube, 1 nor cube, okay, i-mix natin ang lahat ng ingredients dito, basta i-mix nyo na lang, ganon, mix nyo ganon, para lumasa ang ating, depende sa soy sauce kung anong ikaw natin. Yan. Lasa natin dyan. Tapos, natin dyan. Mix natin. Spring onions. Spring onions. And, no cube. Para malasa, ganunin nyo na lang. May magic sarap pa, may kwan pa, nor cube. Mas malasa kasi may nor cubes guys. Tapos, mix. Mix nyo na lang. Chinese style na siupaw to guys. Tapos, sesame oil, 1 tablespoon. Oyster sauce, 1 tablespoon. Check below na lang ninyo. Tignan nyo na lang sa baba ng description. Nasa YouTube yan sa baba. Sa baba. Tapos, dark soy sauce. 2 tablespoon ang ilagay natin. Yan. 2 tablespoon. Pero tikman natin kung okay ng lasa sa soy sauce natin. Nasa inyo ang panglasa din ng pagluluto ninyo. Huwag kayong konting tape. Huwag nyong ididepende kung ano yung nakikita nyo, yung nakukuha nyo. At kasi ang ibang dila natin ay iba-iba ang panglasa. Kaya huwag nyong idepende sa lahat ng mga description sa nakikita ninyong ingredients. Dagdagan ninyo o dagdagan o bawas. Ganun ang sikreto guys.
nasa panglasa ang pagluluto, nasa dila ninyo. Kahit na kung susundin nyo ang panglasa, depende, kasi minsan hindi talaga insakto yung mission nyo, sa mission ng nagbigay sa inyo ng instruction pagluto, hindi talaga magkatukma. I'm sure ako hindi talaga magkatukma, kaya depende sa dila nyo kung ano lasa ninyo. Huwag nyong sundin lahat yung description. Dagdag ang ingredients o bawas ang ingredients. Okay, may taong mahilig sa maalat, may tao namang hindi mahilig sa maalat, may tao namang gusto ng matamis-tamis, may tao naman ayaw ng matamis-tamis. Okay, hindi lahat ng Pilipino, lahat ng panglasang Pilipino ay pareho tayong panglasa. Iba-iba ang panglasa natin. Kaya, bawat tikman nyo. Okay? Medyo kasi siupaw to. Dadagdagan natin ng kunting soy sauce para tatlo na. Yun. Para ma... Kasi nasa ibabalot pa natin to. Kaya tatlong one siya. Okay? At tignan natin yung dough natin kung okay na siya. Yan. Chinese style to guys, ha? Yan. Okay? Now, gagawin na natin yung ating dough ng ating siupaw. Lagyan natin ng flour. At lagay natin dyan. Doble na. Tapos natin para ating dough. Huwag nang gamit ang kutsilyo. Ganun. At hiwain natin paano paggawa ng siupaw. Siguro, marami naman siguro nakakaalam ng gumawa ng siupaw, di ba? Hiwain natin to para magiging pantay-pantay. Hiwain natin ang meron akong panghiwa, pwedeng kutsilyo, wag na kayong mag-inarte. Yan. Maliit to na siupaw. Pwede nyo, kung ibenta nyo, pwede nyo gamitan ng timbangan. Hindi ko naman to ibebenta. Lalamunin. Diba? Okay. Gagawin natin ng bilog-bilog konti hanggang makuha natin lahat. Guys, always use cornstarch pag naggawa kayo ng dough nyo. Huwag na yung flour. Basta cornstarch, kasi kung flour din, humidikit siya, nagiging iba ng texture ng dough nyo. Kaya always use cornstarch. Okay guys, yun lang. Cute na kwanto guys, siupaw, Chinese siupaw, cute. Like me cute, joke-joke lang. Pwede nyo itong ibenta. Ganun, maliit lang, huwag palakihan. Palaitan tayo ng siupaw ngayon, hindi palakihan. Paliitan, mini siupaw. Tawag natin, mini siupaw. Okay. Hanggang maubos natin to siyang pag roll, 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 roll. Easy lang siya guys. Kaya pwede nyong i-sell to. Kaysa nang puros matamis tayo. So, dito naman tayo sa siupaw. Ganunin nyo lang siya. Ganunin. Ayan. Ano na lang. Hanggang maubos natin lahat.
Ma? Okay. Ganyan. Tapos i-rest nyo ng ilang oras. Ayan. Ayan. Tapos, i-rest nyo ng ilang oras. Pag patingin yung medyo malaki, kasi kung wala kayong timbangan, bawas-bawasan nyo lang. Makikita nyo naman kung mabigat siya o malaki. Ganun-ganun ninyo na lang kung marunong kayo. Ganun-ganunin. Okay? Pero kung gusto niya talaga magbinta, dapat i-measure nyo talaga. Bili talaga kayo ng timbangan, guys. Bili talaga kayo ng timbangan para alam niyo paano pag-divide-divide kung magkano ang kit, magkano yung labas ng kwan nyo. Pero itong nahigawa ko sa 2-3 cups na dough, ito may sobra to. Tinadya ko talagang may sobra, kaya depende nga lang sa inyo, may sobra to konti. So, pwede kayo makagawa. Ang 4 cups, ang 3 cups, pwede nyo gawin 4 cups. So, lumalabas ilang siupaw tayo sa 3 cups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 na chupaw na maliliit sa 3 cups. Okay? Tapos, ganunin nyo. Ganunin nyo muna kasi gamitan natin ng flour or cornstarch. Lagyan nyo ng cornstarch hanggang maubos natin siya paggawa ng chupaw. Ganun. Yun lang. Basta makapal siya dito at manipis dito. Okay? Dumikit. Pag dumikit, lagyan nyo ng cornstarch o flour. Lagyan natin ng filling. Klep. Itong kamay nyo. Ganon. Tapos, ganon. Ito ang mag-pupus. Ganon. Ganon. Tapos, pus ganon. 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 Depende sa inyong yan. Pag hindi pa dumikit, basta kunin nyo lang. Okay? Ayan. May mini chupaw na tayo. Okay? O kaya, ganun ninyo guys. Kung hindi kayo sanay nito, ganun ninyo na lang. Tapos, ganun ninyo ng kamay. Ganun ninyo ng kamay. Basta maganda yung dough nyo. Kaya, malambot ang dough. Kung kaya sabi ko sa inyo, dagdagan nyo ng tubig pag matigas. Dagdagan nyo ng flour pag sobrang lambot na dumidikit. Ayan. Diba? Tapos, dapat meron talaga kayong ganito na papel. Ala. Para hindi dumikit yung siupaw nyo, dapat may butas o kaya tela. Depende sa inyo. Ayan. Okay. Siupaw ko. Ayan. Hanggang maubos natin siya. One time, I give you show. Ayan, ganun lang. Basta makapal dito. Tapos, peeling. Ito, depende sa inyo kung anong klaseng hawak nyo. Nasa inyo yun. O, diba? Tapos, ganun. Depende sa inyo kasi kung paano humawak. Kung paano nyo. Yan.
Ganun. Ba? Okay. Yan. I-steam natin siya. Una. Okay, stigma natin. Yun, mamaya na siya. Ito muna ang unahin natin. O, dumikit-dikit na. Ito, i-steam natin. Pakuluan nyo muna yung tubig. Pakuluan nyo muna ng tubig bago nyo ilagay yung steam siupaw. Okay? So, pakulo nyo na muna ng water. Ilagay ko dito, di ba? Pakulo nyo na muna ng tubig. Kumukulo na siya. Mainit lang siya. Yan, hindi ko dala yung ipit ko. Yan, kumukulo na siya. You see? Kumukulo na siya. Saka nyo, ilagay yung siupaw. Mainit. 20 minutes. Saka nyo siya, ilagay yung siupaw. Gawa natin. 20 minutes siya pagka luto. Layo-layo siya kasi mahirap pag dikit-dikit. Yan. Tapos, takpan natin. Pangalawang luto ko na to. Anyway, pangalawang luto ko na to. Takpan natin. Ito yung luto ko na siupaw. O, tikman natin. Okay, tikman na natin. Kasi nagugutom na ako. Malambot siya. Ang dough niya, malambot. You see? Oh. Malambot siya. Tikman natin. Malambot siyang dough kasi may tartar. Ang tartar kasi ay kuha ng pangpalambot ng dough o kaya ng meat siya. Harap gan. Harap. Minsan natin siya. Kung pwede nyo, dun siya. Diba? 15 yung to 315 na siupaw ng ganito. Hindi ko natinimbang, basta maliliit siya. Nakagawa kayo ng 15. Sa 300 cup. Actually, sa 3 cups, 15 na siupaw na maliliit. Pero, yung meat, mayroon pang sobra. May mga, pwede pa pang makagawa ng yung meat na sobra sa 250 grams na meat. Mayroon ka pang, may nasitira pa. Ang sarap sigal. Okay? So, hintayin natin, maluto to. Ang sarap sigal. Kaya hindi na ako makapagsalita. Pwede nyo ibenta, guys. I swear, pwede nyo mabenta. Pwede nyo ibenta talaga. I swear. Hindi lang tayo puro sa cake. Dito naman tayo. Okay? So, tignan natin ang ating siupa uli. Naubos na, guys. Habang nagluluto sa second bat, kumakain. Oh, masarap kasi, guys, eh. Dahan, tignan natin. Oh, okay. At tanggalin natin. Sorry. Okay. Yan. So, magagawa kayo ng siupaw na paano magawa ng siupaw. So, next say you again. Salamat sa panonood nyo. Basta sundin nyo lang yung instruction ko sa inyo. Makagawa kayo ng sa 3 cups na all-purpose flour. Makagawa kayo ng 15. Tapos may sobra pa yung kwan nyo, meat nyo. Mayroon pang sobra. So, makagawa kayo ng 30. Mga 30. Depende sa inyo kung ibenta nyo. Marunong kayo mag-estimate kung paano. Nakagwan kayo. Makatubo ng malaki. Hey guys, thank you. So, paki-like naman at paki-subscribe kung nagustuhan niyo ang aking vlog na siupaw. Okay, next see you again guys. Salamat. God bless. Kain tayo. God bless.